Kailangan bakit? Yan. Ah. So, ayan. And so, let's close our eyes and bow our heads. Amen. Our Lord, thank you for that po kami ng panibagong araw, Lord. And you bless you both for today, po, Lord. And thank you, po, Lord, because you keep us safe in our everything life, po, Lord. And thank you for the continuous and blessing, po, that you gave us every day, po, in our lives, po. So, Lord, as we listen to your name, po, Lord, sana po ay tumatang po tayo sa isip at puso namin, Lord, in Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Na iba mga Tiger 1. Amen. Amen. Tayo ang mute ang host. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat ng pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Yes. Amen. Sabi sa kita inilasan ng Lord sa signal number 4 daw, bilang number 5. Amen. Amen. Tayo dahil yung kalikasan na gawa din ng Lord ang humangga. Amen. 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 Dapat talaga pangalaman. So, yun po. Matawagan ko po. Sige, unahin po natin. Si Darlene. Magbabahagi ng kanyang testimony kasi sobrang pagod po nito talaga sa school eh. Pero natin yung kalakasan binibigay sa kanya ng Lord. Amen! Thank you, Lord. Diba? The presence of the Lord. Ate Darlene. Siyempre ate, siya ang testimony. Ayan ang lang yun. Natasha, sige. Yan, yan. Yeah. Go, ate. Ano yun? Testimony. Ano po yun? Ano sasabihin? Testimony. Ayun, nagpapasalamat po sa Lord sa pag-sustain po ng strength, pati po sa pag-provide po ng needs namin buong family. Yun lang po. Amen. Po. Amen. Hindi ko magpapunta, thank you, birthday mo, last week. Oo. Oo, dapat magpapunta. Magpapunta. Holiday na yung iba eh, kaya akala nila holiday din sila ngayon. Thank you, mami. Yan po, no? Talagang napakasipag pong mag-aaral niya. Tuwing gabi, inaabot na madaling araw. Pero, yun, nagsusupply talaga ng strength sa kanya ang Lord. Amen. Sa third Sunday, pagod na yan, mag-take na exam niya. Yun. Sige po, okay. Natin si Dennis naman po na talagang may malaking blessing sa kanya na binigay ang Lord dahil sa kanyang pag-aaral na recognition sa school. Ikaw na mag-ano, Dennis. Ako, amen. Hallelujah. Amen. So, ang testimony ko po is, nakaraan pong week, may unexpected po nangyari sa akin. At yung nangyari po sa akin ay hindi ko po talaga siya in-expect. Kasi hindi naman po talaga ako magaling sa larangan na yun. Ngunit po, binigyan po ako ng sapat na relationship sa New Lord para po makamit yung, yung award na yun. So, nanalo po ako sa math, second place po. And, thank you po kasi po binigyan po ako ng sapat na karunungan at kaalaman. Praise the Lord. Just po. Ayan lang po. Praise the Lord, Dennis. Yeah, congratulations. Out of 43 competitors po sa match, siya ay naging second placer. Amen. Yeah, hallelujah. Dennis, ano? Engineer ba? Engineer? Gusto po mag-architect. Masun sa ating niya. Oo, architect, whichever. Basta field ng kawan. Na engineering, architecture. Praise the Lord. Ito ka naman.
Yo, naglobat po ako. Dito na ako. Para ako madami na kaano eh. Praise God. Ako, sa akin naman po, ako naman po magpapatotoo. Kasi nakakatuwa po ang Lord kasi yung sa anniversary namin. Unti-unti po may nabubuo na kami. Noong una po para kaming kinakabahan ni Pastor James kasi wala pa kami nabubuong maayos na lineup. Pero praise God kasi po nag-practice kami noong Sunday. Medyo lumuwag na po yung pakiramdam namin dahil nakuha na po namin yung mga lineup ng sa Solemn at saka po yung sa feed na talagang magugustuhan ng mga kaidaran na mga young oldies na kamukha nyo, yung pinaka pinaghandaan mga young at heart, mga young at heart. Oh, young at heart na katulad nyo nila mami na pinaghandaan po talaga namin yung mga kanta na yon at shock na makakasabay lahat. Yun. Wow. Para mabalik po kayo sa babalik kayo nostalgic, babalik kayo dun sa mga kabataan nyo. Yun. Wow, represent. Nakakatuwa po kasi yung mga member po ng music. Nandun yung nakikita ko po na talagang pagod ang bawat isa dahil iba may mga pasok na bukasan. Pero yung time po ng practice namin ng Sunday, nakikita ko yung strength ng Lord na sinusupply sa amin, na binibigay sa amin ng Lord dahil maagang gigising, 5 o'clock pa lang in the morning, then mag first second kami na magba-back up, magsusong lead, then tuloy-tuloy na ng practice hanggang alas 6 ng gabi. Pero nandito wow. Yung strength ng Lord na binibigay sa amin. Salamat po sa Panginoon. Opo, salamat po sa Panginoon. So, si Michael naman po. Mike, anong iyong patotoo? Madaming patotoo. Sa dami, hindi ko maisip. So, God is good. Last week, nagpapahinga po ako. Pinili ko malakasan ni Lord. At last week po, before nung ano po, ay nagkaroon kami ng sa company po. Oh, yung company outing namin, Quality Day. So, punta po ako doon. At salamat ako ba sa Wednesday po ay nandun kami parang company naman, isang D&B family. Kaya nabibigay nyo ako ang katanunuhan at ang pagsasalita ko ay maging diretso. Amen. So, pray po natin. Amen. Hallelujah. At si Lord po ang patuloy na tumutulong sa akin kahit gitara pa lang at ang gitara ko hindi parang ganun. Nag-a-apply po ako kumanta, hindi ako pinapayagan ang asawa ko dahil parang echo ata ako kumanta. So, sa Diyos ang mapuri at tatama naman siguro ang kumanta. Alam ni Sister Anne yan, amen! Hallelujah! Sinubukan ko po kasing pakantahin, humawak ng mic noong Saturday. Tapos, humawak na siya ng mic. Tapos nung naririnig ko yung boses niya, sabi ko na ko po, hindi pa pwedeng mag-song lead to. Kasi nahuhuli pa siya. Tapos naputal pa siya sa mga words. Kaya nga yun yung sinasabi sa kanya nung therapist niya, yung doktor niya sa PT na magkakanta ka ng magkakanta, yung malakas. Tapos magbasa ka ng book na malakas. Yun yung laging inaano sa kanya. Praise the Lord. Para ma-practice daw yung vocal cords niya. Pero tumawag sa kanya si Bishop dati, sabi, Mike, para lalo kang gumaling, lumakas, mag-speaking in tongues ka everyday. Yan ang sabi ni Bishop. Para lumakas ka, yung pananalita mo. Yun. Narinig ko kasi yun nung tumawag si Bishop. Kasi tinatawagan po siya madalas ni Bishop, pinakamusta. Kung okay na ba siya, ano na siya, yun. So, nakakatuwa. Kumakanta nga siya, pero nahuhuli pa po siya talaga para siyang echo namin. So, lalo kami nadidistract. Sabi ko, Totoo, Daddy. Pero yung gitara niya po, okay na. Praise God. Patuloy na kagalingan at kalakasan sa asawa ko. Pinagpe-pray na lang po namin yung nararamdaman niyang manhid-manhid daw. Sabi naman ng doktor, natural lang yun kasi baka bumabalik na yung
ano yung mga nerves na namatay, nabubuhay na ulit unti-unti. Yun. So, sige, Mami naman, Mami Lolit, paano ka blinis ng Lord this week? Hallelujah. Araw-araw is a blessing. Every day, every gising is a blessing. Amen. Lord, sige po. Yung lang na blessing. Kaya nandiyos at kami po ay nakapag-service kahapon. Ano, Sunday? Eh, kahapon pala, Linggo talaga. Na kahit sabi sa balita, eh, signal number 3, signal number 4, number 5. Hallelujah. Pero, wala po pulan masyado sa Pampalay. Kasi alam niya na madami magsa-service doon, madami ang attend, at madami naman po mga bagay na kung saan eh, binigyan kami ng favor ni Lord. Pagpunta namin doon, walang ulan. Pagdating namin doon, kahit wala yung ibang mga music. Pagkatapos ng anniversary, nangangawala na ang mga musician namin. Pero po rin at hindi po na andangan, kami lahat po ay nakapag-tumba, nakapag-puri. At higit sa lahat, may mission pa po kaming ginawa last. Pagkatapos namin ng service sa Pampalay, eh ano po, nagpunta kami ng Santa Maria, dinaanan po namin yung mga kapatid ni Sister Vicky Santos na nag-request ng prayer kasi nga po, dalawang kapatid niya po yung nasa, ano, na-stroke doon sa Santa Maria. Pumunta sa bahay yung mag-asawa para nga i-request na daanan namin pagkatapos namin ng service ng sa Pampalay. So, puray ng Diyos, pinatanggap ko po yung kanyang kapatid. At pray. Masaya naman po siyang umano, tumanggap sa Panginoon. At yun naman pong isa, eh talaga pong nakaratay po ba sa banig, sa higaan niya. Tuloy yung ano, yung magkakapatid na may, di ba, eh, nihulog dun sa bubong? Dahil gusto nila gumaling yung ano, gumaling yung kanilang kaibigan, inihulog. Ganun po ang itsura niya na sa ano. Yung pagka-stroke niya, hindi na daw po nakakadinig, hindi na po nakakapagsalita. Kaya nakaratay lang po dun sa higaan niya. Nakakaawa po. Na po palang asawa. Opo. Okay. Nagkaroon sila ng pag-asa. Dahil sa pananalangin ng may pananampalataya, buong sambahayan at yung mga kamag-anak ni Sister Vicky po ay nanampalataya, nagagaling din pa po yung kanyang mga kapatid. Kaya purihin na Diyos sa buhay ni Sister Vicky, nagmamahal sa kanyang mga kapatid kahit na ganun. Nasa generational curse po pala sa kanila yung ano eh, Parkinson. Kaya ano, stop na yon, doon na yon, hindi nadadaloy. Doon na lang sa generation na sa ngayon. Dinadadali sa mga anak niya. So, yun nga po, matagumpay kami nakapag-service ng Sapampalay at saka merong mga tumanggap sa Panginoon at pinagaling ng Panginoon. Kaya purihin ang Diyos at isa pa pong blessing. Hallelujah! Ano po, yung ayuda po ni Jemark na galing sa Dubai, ay kanina po ay dumating. Eh, hindi pa kasi napakabigat. Ay nasa ano pa siya eh, nasa lawag pa, sabi namin. Sabi niya, "Mami, ano gusto mo buksan na o pagdating na namin, uuwi pa sila eh sa Martes yata o Lunes." Sabi ko pagdating na niya. Kaya ang pagpapala eh kahit na siya na din kay Sister Ana, yung ayuda na 'yan. Nga po ang ayuda, sabi niya, may bigas, mayroong asin, may mantika. Siguro po, hindi po nala noong pandemic, hindi po ang balikbayan, hindi pa madaming sale sa Dubai, ano po. Siguro po, tuwing may sale, nag-iipon sila, bili sila ng bili. Kaya ang panahon siguro po nung pandemic, ayun, nag-ipon sila ng ayuda. Kaya yung mga laman nung ano siguro, mga gamit sa bahay. Yung ganun po. Nakakatuwa. Napakasimple pero nakakatuwa po kasi merong ayudang tinatawag. Hindi ba nag-aayuda din kayo sa mga miyembro natin ng AMG? Yun. Eh, siguro nga po. Panahon ng pandemic, nag-ipon sila pang ayuda din sa amin. At purihin ang Diyos. Praise the Lord.
Oh, at saka ito, marami din po itong blessing na dumating si Mami Ana. Oh, amen. Amen. Matindi talaga kasi yung divine protection ng Panginoon sa amen. Sa aming pamilya. Kasi katulad niyan, eh, si Liza, eh, may layover, eh, may bagyo. Sabi ni Liza, Mami, pakirequest mo naman sa Panginoon na huwag na ako mag-extend doon sa Riyad kasi gusto niya makauwi. Eh, anak, habang yung kalooban ng Panginoon kasi we wish, pero he knows the best, anak, kung pa makakauwi na kayo. Oo, eh, purihin ng Diyos. At napakaganda naman ng siyempre, sabi, signal number 5, nakakuha yung Bulacan. Kina-cut off, sa atin ang kuhan, eh, para yung mata kasama yung Bulacan sa Central Luzon. So sabi ko, Lord, hindi po kami abot na pray namin mag-asawa dito ng pasasalamat. Kaya po rin ang Diyos na nakakatuwa naman lahat na nagbubunyi dahil ala, parang hindi nakasama Bulacan. Purihin ang Diyos. Sabi ni Brother Ba, yung San Miguel, medyo bumaha doon kasi parang catch basin ako. Oo, mababa kasi. Yung galing doon sa opo, nearby siya kasi doon baha, doon bumaha. So, purihin ang Panginoon. So, kangina, safely arrived yung anak ko. Hallelujah. At tumawag agad siya sa akin hanggang kanginang natulog na. So yung kabutihan ng Diyos sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa aming mag-anak. Si Brother Bay, lagari din dun sa project ng anak niya na inaayos niya. So purihin ang Panginoon. Eh, kanginang tumatawag si Pastora, hindi agad ako nakatugon kasi nagbabible sa atin kami mag-asawa. Sabi ko, couples sa couples fellowship pagkagabi. So, kailangan ka ako nag-aaral na tayo ng salita ng Diyos dati. Iba kasi may isang magpe-pray. Iba. Kailangan may word of prayer. Nagpupuray ko sa Panginoon dahil kasi lahat ng kilos po natin yung kailangan naluluwalhati Panginoon. Kaya yung kone, marami kong na-sharean doon sa malapit doon sa opisina ng AAP, nung pinark ko yung sasakyan, dalawang bahay doon yung natuhog ko last week. Tapos pinagaling sila ng Panginoon doon sa yung isa parang nahihilo-hilo habang nagsishare ako ng word of God na gumanda daw ang pakiramdam niya. Amen. At saka yung isa talagang alagaan sa prayers. At kahapon, kailan nga pa, kahapon ba? Nagkaroon kami ng Bible study. Ang tawag ko dun Victorious. Victorious Group. Hallelujah. Kasi talaga nag-aantay sila ng Huwebes. Hindi ako nakarating. Sabi ko, pumunta man ako ng Biyernes, pinag-pray ko. Tapos, Sabado. Eto, nagluto pa ako ng pansit. Wow, talaga. I love the Lord. Nagluto ako ng pansit para magpakain po doon. Para magpakain doon sa, malapit doon sa office. Isang kili yung niluto ko na maraming umatin. So, hallelujah. So, God is so good. May mga ako naman po ako dito. So, dalawang na grupo po dito sa subdivision. Dalawang kuwan na pamilya yung na-share. Meron ng Bible study na pinakatiwala pa rin sa akin. Aside dun sa kuwan ng foundation. Doon sa Irulat, doon sa Paumbong. So to God be the glory, yung kalakasan ng Panginoon. Talagang kulang ako sa tulog, sa kuwan, pero andun yung kagalakan na yung fire sa puso na sa lahat ng sandali. We have to share. We have to reach out. We have to bless. So God is so good. Amen. Amen. At yung kape na bigay na 3-in-1 na binigay na nabili na hindi ko pa nababayaran. Sorry. Masarap po ba? Walang interest yun na. Walang interest. Okay lang po yun. Yung aking Petri, birthday nung isang, di ba, pagkakuha ko anak sa iyo,
Eh, tapos nag-Bible study ko dito sa katabing bahay. Isang pamilya yung malaki. Yun eh. Wala, sabi ko, Lord, wala akong mairiregalo. Mahilig siya sa kape. Binigay ko sa... binigay ko isang pack. Sabi ko, yung mahal yan. Hindi sinabi niya. Sinabi ko, hindi buy one, two, to take two. Hindi ko sinabi. Sabi ko, alam mo, ako lang nakuha niyan. 500 piso yan. Kaya lang, kuha. Di ba? Totoo naman yan. No? Totoo naman, di ba? Oo. Eh, totoo naman eh, di ba? Eh, regalo kasi, happy birthday. Kasi nag-condito. Tapos, nagkaroon kami Bible study doon. So, to God be the glory, yung upgraded worship natin sa ating mga buhay na sa lahat ng sandali, nagpapasalamat. Ito nga yung apo ko na tumawag sa akin, late ngayon dumating, lumalaban ang magta-try. Sabi ko, hey baby, ikaw ang padadala ng school mo. You are a top notcher with the excellent spirit of the living God. Katulad ng sinabi ni Denise. Congratulations, Denise, na magiging kuha ka pala sa architecture world ba? O engineering world? Mausay sa math. So, God is so good. Kahit ito, ganda ng boses ko, sige pa rin. Share the word of God with joy, with glad, with koan, with faith, with power. Hallelujah. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Diyos ang lahat ng papuri na sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ko, hindi ako inimbita. Eh kaya sabi ko, may Bible study ba? Nag-antay ako last Monday natin. Sabi ko, aga kong kumuman, ha? Sabi ko, bakit kaya wala? Akala ko namin yung sa chat group kayo ng Tiger1, wala pala. Saan po namin kayo sa ano? Tumaga kay Pastora. Pastora, may alam ko ba? Bakit hindi ako na-notify? So, God is so good. Uhaw na rin ako na I want to be, I want to na-enjoy ko talaga yung na-enjoy ko yung fellowship natin, yung Bible, Tiger Bible group study na meron tayo sa kalulapian ng Panginoon. So ganun, so God is so good. Yung kalakasan ng Panginoon. Kahapon, may meeting kasi ako sa mga ka-eskwela kung galing sa Canada at saka sa Amerika. Wow! Opo, mga taga CEU. CEU girls. Wow! Niluwalhati ko, Panginoon, talaga, bago kami magkahiwa-hiwalay. Eh, sabi ko, no, we have to pray kasi late kami dumating ni Brother Bai. Kasi nag-livestream lamang po ako ng worship. Kasi hindi ko po kuha yung oras eh. So nag-livestream na worship po kami mag-asawa dito sa bahay. Hindi na po ako nakakuha kasi late ako nagising. Sabi ko, Lord, ayokong pupunta sa church nang late. Dito na po lamang ako. Dito na lamang po ako, Panginoon. Hallelujah. Kasi bakit? Eh kasi noong Sabado, nag-Bible study ko. Gabi na po ako, Pastora, naka-uwi. Alas 10. Busy. Alas 10 kaya ko, Juan. So alam ng Panginoon naman ko, Juan. Lord, I'm sorry. Na-late po ako. Amen. Kaya, kailangan akong, sabi ko ka lang, maluwalhati ko yung Panginoon doon sa mga tao na yun, sa mga ka-eskwela ko, galing po sa abroad. So, purihin ng Diyos po. God is so good. Amen. Yan, magandang gabi po kay Doc Kat, kay Kuya Darwin, kay Pastor Darwin, at siya kay Ma'am Kesa. Kanina, nandiyan, baka bumitiw yung internet. So, yan, magandang gabi po. At patuloy nga po na napakabuti ng Diyos kasi patuloy sabi ni Mami Ana na talaga yung pag-iingat ng Lord ay nasa atin kasi ito ang asawa. Ako yung natatakot sa sliding door kasi natrauma ako nung dating bagyong yung dating undoy yata yun. Basta yung dating bagyo nung last na malakas din. Gumaganon kasi sliding door dito sa... Sabi ko, Dad, sabi ko, pray tayo sa Lord na wag gumanon yung hangin. Alam niyo po, nakakatuwa yung hangin. Pag ganun lang siya.
Palayo siya dun sa sliding door namin. Di ba pa dapat yung hangin paikot na gano'n? Makikita mo sa puno, yung puno, puro pa gano'n yung hangin. Kaya sabi ko, praise the Lord. Yung hangin, yung ano, yung bintana, hindi siya gumagano'n yung sliding door. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, ano, hindi namin napagawa yan, Lord, pero ikaw yung nag-ingat sa amin. Kasi sabi ko, ano na ako kagad, second, dati pray tayo yung ano natin, yung sliding door natin. Pag umano, nang pala, malakas ang loob niya. Oo, sabi niya, di sumisilip akong ganyan. Sabi niya, matulog ka na. Sabi niya, pinag-pray ko na yan. Ganun siya. Tapos kanina, nag-uusap kami, nakahiga kami ganyan. Sabi ko, Daddy, nakatulog ako ng mahimbing. Ano na ako sa kanila? Wala, hindi naman ganun malakas. Sabi niya, maya-maya, sabi niya. Nadala siya, kinakabahan nga din ako eh. Nagkataon, hindi ako makatulog. Binantayan ko yung... Kaya hindi nagpapanata sa akin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw pala eh, kinakabahan ka rin pala. Sabi niya, siyempre, hindi ako papalata sa iyo. Talagang pinag-pray natin sa Lord. Yes, sabi niya gano'n. Covered by the blood of Jesus yung bahay natin. Pero natawa ko sa kanya na sabihin niya, oo nga, sabi niya, napuyat niya ako kasi tinitingnan ko rin yung sliding door natin. Kinakabahan niya ako. Sabi ko, kala ko, hindi ko kinakabahan. Yun. Sige po. At magandang gabi po sa iba pa natin kasama. Nakakatuwa kasi talagang itong ating Monday na group ng Tiger Wannabes ay talaga nakakapagpalakas sa bawat isa sa atin. Amen? So maghapon, yung sharing time pa lang natin. Nandun na yung nakakalakas na ng loob, no? At nakakagaan ng pakiramdam. Sige po, at mamaya po yung mga pumasok, kapapasok pa lang, ay tatawagin ko po kayo, i-reserve ko kayo for takeaways natin. Yan, para hindi tayo masyadong gabihin. Pero i-reserve ko kayo for takeaways, kaya makikinig kayo, ha? May recitation. Okay. So, sige po, atin na po anyayahan si Mami Lolit Amon. Pastora Lolita Amon, Reverend Lolita Amon, para sa kanyang ituturo ngayong gabi. Hallelujah! Good evening po sa ating Panginoon at sa bawat isa na member ng Tiger 1-1 Bible Study. Hallelujah! Kala ko po kanina eh, 8 na, 8.5, 8.10. Sabi ko, ay nako, nakabakasyon din yata din yung ating mga Tiger 1 members sa Bible study. Kasi holiday po ngayon, di po ba walang paso? Kaya sabi ko, ay baka holiday din sila. Sabi ko kay Jem Michael. Tapos sabi ni Michael, sige na nga, mag-family altar na lang tayo kasi pumasok si Dennis, pinapasok niya si Darlene, at yung mag-asawa ni Jemark, di naman pumasok. Kaya purihin ang Diyos kayo po yung tinakda ni Lord na makarinig ng mensahe na ito na kung saan po ay alam ko po naman na alam na alam nyo na rin po ito. At isinasagawa nyo na rin po. Amen. So purihin po ang Panginoon at isa-share ko lang po. Kasi po, nung nagtuturo po ako, naghingi po ako ng revelation kay Lord, na sabi ko nga, pag isinare ko ito sa member ko sa pasasapang palay, hindi ko alam kung talagang sila, yung topic ko na yun na dapat po ay everyday blessing. Yun po topic ko dapat ng Sunday. Pero purihin po ang Panginoon, gabi pa ng Saturday po, pinapalitan po sa akin ng Lord. Kasi sabi nga ni Michael, kaya pinapalitan sa iyo ni Lord John kasi hindi lahat sila happy every day. Yung miyembro ko daw po sa Pampala. siguro naman po, siguro tama. Hindi naman sila lahat happy. Ako lang happy kasi simula po na dumating yung anak ko, every day po talaga happy ako. At gusto ko ma-extend sa kanila yung kagalakan sa puso ko na maranasan din nila yon. Kahit ano sitwasyon nila, basta masaya rin po sila. So parehan ang Diyos po at pinapalitan po ito sa akin ng Panginoon na may pinabasa sa akin na commitment. Yun po yung akin pong binigay ni Lord na revelation po, kaya nabago po yon.
Yung pong commitment po, muli kong pinapaalaala, kaya sabi ko nga po kanina, ay yung commitment ng mga ibang Tiger 1 na mahinga na sila kasi holiday, nag-holiday din sila. Purihin ang Diyos. At hindi lahat po pala, hindi nag-holiday lahat. Nandiyan po si, good evening po, Ma'am Caris, Ma'am Carissa, Ma'am Catherine. Hallelujah. Good evening po. Hallelujah. Andiyan po kayo lahat. So ito po yung aking po i-share sa inyo na kung saan po ito yung nireveal sa akin ng Panginoon. Na-share ko rin po sa inyo yung commitment po. So ang verse ko po dito, ang teksto ko po dito, yung 1 Kings 8 chapter 8 verse 61 po. Sa NIV ko po ito kinuha kasi yung word na commitment na andito po. Pag sa Tagalog, medyo ano. Pero sa English ko na lang po tayo. Babasahin ko na po. Sundan nyo na lang po ako. Okay po, nandiyan na po kayo. Okay, sabi po dito, 1 Kings chapter 8 verse 61, NIV. But your heart must be fully committed to the Lord our God to leave us at this time. Ayan. Sa Tagalog po, basahin ko na rin po, manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ayan. So, hindi naman ibig sabihin yung oras po na ito, na yung ginagawa ninyo. Simula pa po nang kumilala po tayo sa ating Panginoon, yung ginawa natin na pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hallelujah, ay meron na po tayong commitment na ginawa para sa ating Panginoon. Ang yung commitment po, yung synonym nun ay responsibility. Meron na po tayong responsibility sa ating Panginoon simula po nang tanggapin po natin siya bilang Lord and Savior. So yung responsibility na nakita ko po dito, yung committed to the Lord our God, pwede po natin gawin ito yung sa Isaiah 6 verse 5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Amen po. Simula po na tayo nakakilala sa Panginoon, yan po yung dapat nating ibigay doon sa Lord natin na ginawa nating Lord and Savior. Mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. So, ginawa naman po natin yan. Ano po? Kasi po, nung unang born again po tayo, kayo si Brother Darwin po, tsaka si Ma'am Cres, kesa nito lang po. Sigurado po, nag-aapoy ang puso nyo na palagi po kayong nasa gawain. At gusto nyo po palagi makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba yon sa inyo? Kasi ganyan po kami, nung una po kami nakakilala sa Panginoon. Kung ang pananiniwala po natin doon, nung una ay doon sa mga bagay na kung saan ay nahahawakan, hindi naman makakibog, may mata hindi makakita. Dati po, doon po tayo nangahawak, doon na tayo nagmamahal. Hindi na natin po talaga kakaila na dahil sa ating pagmamahal, doon sa mga ribulto na yon, hallelujah, ay mahal tayo ng Lord, inilipat po tayo. Inilipat po tayo sa tama at Bibliyang kaparaanan. Yung tamang pagmamahal ay itatama ng Panginoon kasi yun ang gusto niyang gawin natin simula po nang tayo makakilala sa Panginoon at yung commitment natin ay mahalin siya. Ng buong puso, ng buong pag-iisip, buong lakas, minsan pa. Talaga naman po nang ginagawa na po natin yun. Amen po. Kasi kung hindi natin mahal ang ating Panginoon, eh baka nga po wala tayo dito kasi sinabi natin holiday naman ngayon, walang pasok. Kasi sa government, ano po, walang pasok. Pero purihin po ang Panginoon, nandiyan po, binigay niyo po yung inyong lakas. Ibinigay niyo po yung inyong puso at isip sa salita ng Diyos na tuwing Monday, nandito po tayong lahat. Nagpapalakasan sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon sa kanyang salita at sa presensya po ng Holy Spirit na naririto sa ating kalagitnaan. Amen po. At yung pangalawa po, live by decree. Mamuhay daw po tayo sa kanyang mga batas. Nandun po yun, nakapaloob po yun. Isa po yun sa commitment natin sa ating Panginoon.
Kasi nagkaroon tayo ng commitment na mamahalin natin siya at susundin daw po natin yung kanyang mga utos. Amen po ba tayo doon? Yung kanyang mga batas. Live by decree. Ano po ba yung batas na gusto na gawin ng bawat mananampalataya? Makikita po natin ito sa Acts 2:42. Gawa 2. Hallelujah. Yung po, yung Levi decree. Mamuhay daw po tayo ng sa kanyang batas. Ano po ba yung mga batas na dapat natin gawin? Sabi dito po, ayan. Nandiyan na po kayo? Acts 2:42, basahin ko na lang po sa Tagalog. Ano po? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama silang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So ayan po, sabi ang batas ng ating Panginoon, makikinig daw po tayo. Para daw po tayong matuto sa kanya salita, makikinig daw po tayo. Di po ba ang faith natin? Nagkaroon tayo ng faith sa pagkinig, pakikinig sa Romans 10:17. Ano po? Ang ibig po sabihin dito, hindi lang apostol, lahat daw po ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Papakinggan daw po natin yun dahil doon tayo magkakaroon ng pananampalataya. Yun po yung isang utos ng ating Panginoon, pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Matututo tayo pag tayo po ay nagsama-sama bilang magkakapatid. Ayan, tulad natin ngayon, may fellowship po tayo ngayon, nagpapalakasan po tayo. At yung salita ng Diyos na itinuturo ko, yung pinapahayag ko po sa inyo ngayon, nagkakaroon din naman po tayo ng knowledge. Ano po, nadadagdagan ko ano yung meron kang paniniwala, pananampalataya, nadadagdagan po. Amen po ba? Nadadagdagan po kasi palagi po tayong magkakasawa every Monday po. Bagamat yung iba ay nawawala, na absent, may kanya-kanya kadahilanan. Pero sabi nga, matututo tayo sa turo ng mga apostol. Ayan, di lang ako, minsan si Pastor Darwin, nagtuturo po yan. Natututo po tayo. May nakukuha po tayong mga katuroan sapagkat nagsasama-sama tayo bilang magkakapatid. Yung po naman sa loob ng iglesia po, yung magsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. Yung po yung Holy Communion na sinasabi natin, di po ba? Kumakain tayo ng tinapay kasi yung Holy Communion, kasama po yung sa service. Makikita po natin yun mamaya. Nagsasalo-salo tayo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Tayo po ngayon, mananalangin. Amen po. Sa last ng ating pagtuturo, nananalangin po tayo kung ano po yung mga prayer requests ng bawat isa. Amen po ba tayo doon? Kasi nga po sa Tagalog, ang sabi nga po doon sa commitment sa Tagalog ay pagtatalaga ng sarili sa isang tungkulin o gawain. Amen po. Lahat naman po tayo, ay meron pa po ditong ibang ano-ano, hindi po lahat puligat Christian. Pero simula po noon, ginagawa na po natin, pinasok natin yung sarili kung ano po yung tungkulin natin. Sa pagiging Kristiyano, kung meron po tayong tungkulin sa Panginoon, may tungkulin din po tayo sa pamilya at may tungkulin din po tayo sa church. Tama po ba? Commitment. Di ba? Halimbawa na nga po, mag-asawa. Di po ba mag-asawa dapat? Ay, nagkakaisa sila at naging desidido ang kanilang pagsasama, naging matapat sa bawat isa at ang resulta ng tagumpay po. Magandang pamilya kasi nagkakaisa sila, meron silang commitment, may responsibility sila na sila ay magiging desidido na lahat ng gusto ni Mister, lahat ng gusto ni Mrs. ay susundin ang bawat isa. Magpapasakop, magsusunuran. Amen po. At sa loob naman po ng iglesia, meron po tayong tinatawag na ayun sabi nga dito, apostol o kaya pastor o kaya mga leaders at may mga ministry po tayong under ng isang ministry. Ay dapat po, kung ano man po yung iyong talent, kung ano po yung gifts mo, sa loob ng ministry, mag-join ka. Amen po ba?
sa lahat po ng iglesia, kasi nga po itong turo ko ito parang sa chairs na talagang kabuuan po, na dapat po talaga meron kang commitment sa batas ng Panginoon, kaya ka pumasok sa iglesia, meron kang tungkulin o gawain na gusto mong magawa sa Panginoon. Especially po yung mga disciple, mga pastor, mga leaders na tinatawag. Amen po ba doon? At yung po ay parelasyon ninyong mag-asawa. Kayo na, di po ba ang ating Panginoon ang ating pong kapatid? Tawag din natin kapatid, tinatawag natin Lord and Savior. May commitment po tayo, may relasyon po tayo, yung tunay na relasyon sa tama at Bibliyang kaparaanan. So yun po ang gusto makita ng Lord sa buhay ng kanyang mga anak na nakipag-commit sa kanya. May committed na spirit sa kanya. Ano, commitment, committed. Halos pare-pareho po ang meaning naman po ang meaning sa Bible at maging sa dictionary. Almost the same po. Merong kantungkulin na dapat mong gawin na mas mahalaga na tinawag ka ron sa loob ng iglesia, gagampanan po natin yun. At kung meron man po tayong mga superior na mamasukan, syempre susundin din po natin yun. Kasi meron tayong papasok ka ng maaga. Di po ba? Gagawa ka kahit hindi ka nakikita ng boss mo. Gagawin mo lahat yung tungkulin mo para maging maayos ka, para ma-promote ka. Amen. Eh, na-promote nga po ako. Hindi naman nakikita lahat ng mga ano ko, yung ginagawa ko. Kaya purihin ang Diyos. Talaga nakikita po ni Lord yung mga commitment mo ginawa na sa puso mo, isinagawa mo. Nakita ng Lord yun. Kaya purihin po ang Panginoon. Tunay nga ang Diyos natin na hindi po, hallelujah, hindi po mapatatawaran ng kanyang salita sapagkat siya po yung nagbibigay sa atin ng promotion dahil tayo nakipag-commit sa Panginoon at kung tayo nasa labas, nagtatrabaho, sinusunod natin yung tamang oras, yung tamang break time, hindi tayo nandadaya ng oras, hindi tayo nandadaya ng anuman na may nakatingin man at saka ka lang magpapakita ng gilas, hindi po tayo ganon. Amen. Especially nga po tayong mananampalataya, alam natin kung ano yung makaka-please sa Lord. Amen po ba? At dahil sabi nga, tayo ay sa, sabi, ito pa rin po, sa John 10:27. May tuturing po tayo ng mga tupa. Ayan. John 10:27. Kasi ang sabi po dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya nga sabi ko, nakita ko po dito kanina, yung decree, susundin natin yung kanyang batas. Amen po. Tayo sumusunod sa Panginoon bilang isang mga tupa at hindi kambing. Walang kambing dito. Aljik mo ba ang kambing? Ano po? Palaging mihe ng mihe. Palaging nagre-reklamo yon. Nanunuag paminsan. Ano po? Kaya dapat po lahat tayo ay tupa. Sunod lang ng sunod. Tahimik lang po. At hindi, ano kaya sinasabi ng ibang kambing? Kaya sila tili ng tili. Mehe-mehe. Siguro reklamo ng reklamo yun. Ano po? Kaya masyadong maingay. At tupa naman po, tahimik lang siya. Kaya lahat tayo tupa. Amen. Alam natin yung tungkulin natin sa pagsunod sa kanya mga batas. Amen po ba? At iba naman po yung batas at iba naman po yung command. Obey his command. Nandito pa rin po yun doon sa ating teksto. Ano po? Live by his decree, susundin natin yung kanyang batas at susundin natin yung kanyang utos. Ayan, naandun po yun. Ano po? Kasi pag sinunod po yung natin yung utos, yung commitment na ibinigay natin sa Panginoon, sabi po sa Proverbs 16:3, dalawa po ito at sa Proverbs 16:3 at Awit 37:5, lahat daw po ng ating gagawin ay magiging maayos, established. Lahat po yun, magiging established pag doon po tayo, ipinagkatiwala natin sa kanya at sinusunod natin yung mga utos, lahat daw yung gagawin mo, magtiwala ka lang sa Panginoon, gagawin din ito sa'yo. Amen. Madami po tayong mga bagay na kung saan, hallelujah, mga utos ng ating Panginoon, pagi sa utos sa ating pamilya, utos sa ating pagsiserve sa
sa church at maging sa kung tayo po yung namamasukan, especially po yung mga nasa labas po, ano, meron po tayo superior na sinusunod. So ito naman po yung pangako ng ating Panginoon na kung saan po pag tayo po ay sumunod sa Kanya at sinunod natin yung commitment na sinasabi natin sa ating Panginoon, ang sabi po doon, para masunod po natin ito in bad times and in good times, dapat daw po, huwag daw po tayong lilingon sa mga bagay na kung saan po ay nakakahindrance upang hindi po tayo makapag-move on. Yung move on na yun na sinasabi, alam ko sa mga boyfriend na nakahiwalay, sa mag-asawa na, eh wala naman po dito, ano, sa mag-asawa na kung saan nag-break. Yung word na move on. Eh, pag binalik-balikan mo yung mga bagay na commitment mo sa Lord na hindi mo na isagawa, ay sabi nga, tumingin tayo sa hinaharap. Huwag nating lingunin yung mga bagay na nakapagpabagsak sa atin. Amen po. Kasi sinusunod naman po natin yung kanyang salita. Kaya huwag daw po tayong lilingon. In bad times and good bad times and good times, dapat daw po tayo ay dire-diretso lang. Amen po ba? Huwag daw po, sabi po yun sa Luke 9:62. Ayan. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Nandiyan na po kayo. Sabi ko nga po, huwag nang lilingon na yun. Kasi kung may baw tayo na hindi natin nagawa, hallelujah, huwag na po yun. Harapin na po natin yun para masunod natin muli. Ang ipinangako natin sa Panginoon na responsibility na gusto mong gawin para sa Kanya. Huwag kang lingon ang lingon. Sino man nagsimulang mag-aratro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Huwag kang lilingon sa mga bagay na kung saan nainis ka. Hallelujah. Marami sa churches na minsan eh. Hallelujah. Nainis. Akala niya siya ang pinapatamaan. Hindi lang na-acknowledge. Hallelujah. May mga bagay na ganun eh, na nakapagbabagsak sa kanya para hindi niya masunod yung commitment niya na ginawa noong una pa lang. Amen po ba tayo doon? Pero ang alam ko, pansin na pansin ka ni Lord. Lalo na pag may trouble ka, may problema ka, ang mata ng Panginoon nakatingin sa iyo. Importante ka. Amen. Akala mo eh, kung may kinakakaranas sa mga pagsubok, mga problema ganyan, eh hindi ka mahal ng Lord, eh hindi po. Nakita ka ni Lord, tinetest niya. Yan si Michael, isa na yan, isa sa patuto. Hallelujah. Ano si Michael eh, workaholic. Talagang hyper palagi. Ayan, pinagpahinga kasi madami pa siyang gagawin kay Lord. Kaya hindi instant ang kanyang gagawing lakas. Dapat meron ding rest time. Amen po. Kasi minsan madami na siguro mga bagay na dapat niyang baguhin eh hindi niya na namamalaya, ganyan-ganyan. So may purpose naman yun, Lord. Isa malaking patutuo lang po yung nangyari sa kanya. Amen po ba? Lahat naman tayo nakakaranas ng pagsubok. Subalit, pag nabalik-balikan natin, yung mga bagay na nagpabagsak sa atin, huwag na natin lingunin. Tumingin po tayo sa hinaharap. Amen po ba? Dahil kung tayo magre-reklamo, katulad ng kambing, hallelujah, eh hindi ka doon makakapasok sa kaharian ng langit. Dapat palagi kang on the go na mag-serve sa Lord, palagi ka rin namang madaming ministry na sinasabi natin, mag-join ka sa choir. Sa prayer and fasting, hello, Pastora Ana, member pa rin tayo ng prayer and fasting. Simula nung maborn again kami, doon po mga bagay na kung saan po eh, talaga namang in-involve na namin sarili, kahit kami mga senior na, hallelujah. Pero nanatili po kami, kasi may commitment kami kay Lord na dapat naging mag-glorify. Mamahal natin ang Lord with all our strength, with all our heart, with all our mind. Ayan. At saka yung mga meetings, dapat a-attend din po tayo doon. Pampalago po yun. Amen po ba tayo doon? Kasi habang lumilingon ka, hallelujah, ay may pangako naman po ang Panginoon sa Philippians 4:6. Kasi minsan nag-aalala na ako pag hindi ko ito ginawa, baka, ayun, madaming negative. Pag hindi ko ito na nabili or hindi ko ito mga bagay na kung saan makakaabala sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon sa Philippians 4:6, ang sabi po doon, do not be anxious about anything, but in everything in prayer and supplication with thanksgiving,
Let your request be made known to God. Alam na ni Lord yung inyong kailangan. Kaya huwag po tayong mag-worry. Sunod lang po tayo ng sunod. Lingkod lang ng lingkod. Amen po. Kasi si Lord na ang bahala. Huwag nang lilingon sa mga nakakapagpabagsak sa'yo. At hindi ito magiging mabuti sa'yo sapagkat ikaw ay mahihindran sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen po. Maging matapat lang po tayo. Tulad ni Moses, inacknowledge ni Jesus, ni Lord na si Moses ay faithful. Hallelujah. Sino kaya ang faithful dito kay sa Panginoon? Lahat tayo, amen. Katulad ng katapatan ng at ng si Moses, ginawang example po ito ng ating Panginoon sa Hebreo 3, 2 and 5. May faithful servant si Moses. Amen po ba? Hallelujah. Say hallelujah. Say praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Pasensya na po. Ito pala yung exhortation lang. Napahaba na. Gusto niyo pa po ba? May ka-time out mo ako. Baka mag-Sunday service ako eh. Hindi, dadagdagan ko na lang po. Sige. Last two na lang po. Yan. Sabi nga ating Panginoon, may purpose po ang Panginoon sa lahat ng nangyayari po. Kahit tayo po ay may tungkulin. Pero ang pinakaano ko po sa inyo, itong service natin kay Lord sa church po. Diba, meron tayong worship, meron tayong fellowship, meron tayong discipleship, at meron tayong mga ministry, at higit sa lahat yung mission. Yung Great Commission, yun po yung wag po nating ano. Habang po tayo lumalalim sa paglilingkod sa Panginoon, wag po nating kakalimutan yung Great Commission na sinasabi ng Panginoon sa Matthew 28:19-20. Yun po yung pinaka masarap eh. Kasama na po yung sabi nga, go therefore and arbana. Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Nandiyan na po yan. Kayo na po sa Matthew 28:19-20. At pangalawa po, yung love the Lord, sabi. At yung pangalawa, love your neighbor. Hindi lang si Lord ang mamahalin mo. Kasi kung mahal mo si Lord, mahal mo din yung iyong kapwa. Hindi naman ibig sabihin neighbor, yung kapitbahay mo lang. Lahat ng tao na wala pa sa Panginoon, mamahalin din natin yon. Ipapahayag natin yung gospel, lalo na dun sa non-believer. Tama po ba yon? Dalawa pa pong verse, pwede pa po ba? wala na mas mahabang wala nang madaming ano explanation, basta yung verse po. Ito na po yung Jeremiah 1:12 po. Kasi nung nagkaroon tayo ng commitment, meron tayong mga verses na inaalagaan po. Na yung, simula nga po nung ako maborn again, Psalm 37 verse 4, yun po ang kinabisado ko. Sa akin po yun ha, Psalm 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give thee the desire of your heart. Noong bagong born again po ako yun, hanggang ngayon. Pero sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 1:12, sapagkat ako'y nagbabantay upang matiyak na natutupad nga ang aking sinasabi. Yung batas niya, yung utos niya, tinitingnan niya kung nagagawa mo. Yung commitment mo sa kanya. Binabantayan. Kaya aware po tayo. Aware po tayo sa ating kilo, sa ating salita, sa ating ginagawa. Binabantayan tayo ng Panginoon. Kung yung commitment natin ay nagagawa natin. Amen. Nagbabantay daw po ang ating Panginoon. Kung natutupad nga ang aking sinasabi, purihin po ang Panginoon. Amen po ba tayo doon? Okay po ba? Isa pa po. 2 Chronicles 16 verse 9 letter A. Ayan. Hindi lang nagbabantay ang ating Panginoon, binabantayan niya yung sinabi mong pinangako mo sa kanya, yung responsibilidad mo para sa kanya. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Ayan, pinagmamasdan po tayo talaga. Kaya pag ikay kinalabit ng Panginoon, nakaramdam ka ng mga trials, mga pagsubok, ayan, minamasdan ka, binabantayan ka. At kung ikay ay mananatiling tapat, tutulong siya sa iyo.
Kaya si Michael, pinagaling ni Lord. Amen. At si Pastor Darwin, pinagaling din ni Lord. Si Ma'am Kesa, pinagaling din ni Lord. At yung tuhod kong pumutok nang sumakay ako sa jeep, ngayon magaling na. Hindi na masakit ang tuhod ko. Si Pastor Ana, nag-ano din yan. Biglang tumayo, naapektuhan din ang tuhod niya. Ay, advance. Bumili agad ng saklay. Bumili agad ng... Hindi naman nagamit. Ay, nung si Michael ay lalabas na sa hospital, bumili pa doon ng ano, wheelchair. Nakita ko dito. Eh, pangalawa ko ng testimony. Ano po? Bumili agad ng ano? Ng wheelchair. At akala magagamit niya. Kasi ang pain ko talaga nung makita ko yun, talagang ako parang nag-ano ang puso ko. Hindi ito magagamit ng anak ko. Galit na galit ako sa upa na yun. Isa ulit ito. Hindi ito magagamit ng anak ko. Kasi magagaling ang anak ko. Ayun. Kaya purihin ng Diyos. Nagagalit yung spirito ko at nalulungkot ang puso ko. Ayoko makita yan. Nagagamitin ng anak ko. Para si Pastor Ana, dalawa binili. Ganun. Para makalakad ng ayon. Si Ma'am Kesa bumili din. Pero gusto naman ng Ma'am Kesa. Purihin ko ang Panginoon na yan. At sabi pa, isa pa pa. Maaga pa naman. Yung ano po ay yung binasa po natin 2 Chronicle verse chapter 16 verse 9 letter A. Ito naman po ang consequence pag hindi daw po tayo naging matapat. 2 Chronicle 16 verse 9 letter B po sa letter B. Lagi kang magkakaroon ng digmaan. Hindi naman ibig sabihin may gera. Ibig sabihin palagi kang may struggle. Palagi kang may duda, palagi kang magkakaroon ng problema at hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Kasi struggle nga eh. Yeah, magkakaroon ka ng digmaan sa espiritu mo, sa isip mo. Madaming bagay na kung saan eh, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Tama po. Kaya dapat po, hallelujah. May naunawa na po ba? Madami pala ano-ano ko sa mga tinuturo. Gusto niyo pa po ba? Ano, break mo na ako. Ganun mo na ako, Michael. Madami akong papakain salita ng Diyos. Kaya masabi ko sa mga miyembro ko, ay, hindi lang kayo palaging kakain ng kakain, ha? Magpakain naman kayo. Ibig sabihin, mag-share ka ng Word of God. Hindi lang kayong kain ng kain. Dapat magpakain naman kayo. Amen po ba? Kaya po yun nga ang great commission natin sa ating commitment sa Lord. Amen. Amen po ba? Isa pa po ba? Pwede po ba isa pa? Amen. Pinapakain ko lang po kayo. Wala nang explanation ang Lord na magre-reveal sa inyo kung ano po yung revelation niyo po sa akin. Ano? Pasensya na po ako natatagalan ako. Amen. Sabi nga po sa mga ngaral, 5, 4, and 6. Yan. At na lang po ito, challenge na rin po sa ating yan. Sabi po dito, yung sinorkat ko na lang po. Ha? Mga ngaral, 5, 4, and 6. Huwag maging mangmang upang malugod sa iyo ang Panginoon. Yan. Dapat huwag tayong parang hindi natin alam yung kanyang kautusan, hindi natin alam yung kanyang batas, at pag minsan nalalamig na yung love natin sa ating Panginoon, huwag daw po tayo maging mangmang. Huwag mangangapo at babawiin. Galit na galit ang Panginoon. Kaya sundin niyo agad. Upang, sino may gusto ng pagpapala? Sino may gusto ng pagpapala? Ako, dalawang kamay. Lahat tayo alam ko. Kaya sundin agad upang pagpalain. Yan. Amen. Anong gagawin natin sa ating commitment sa Lord? Susundin agad natin para tayo ay pagpalain. Sabihin nyo, ako yun ang pagpapalain ng Panginoon. Ako yun. Ako yun. Amen. Gesture. Ako yun. Pag ayaw ako yun. Ko. Ako yun. Ako yun. Kaming mag-anak yun. AMG Care Foundation. Pag ayaw nyo, kaya sabihin nyo, akin yun. Akin ng Panginoon. Amen. AMG Care Foundation. Pamilya ko yun. Church ko yun. Sa mga members ko sa church at saka sa buong loved ones natin. Amen po. So yun lang po.
po sa inyo at hallelujah. Kaya sabi ko kanina, bakit yung aking ano topic, commitment? Yung bang mga, kasi nga po, past 8 na po, ay sabi ko, naku, dalawa lang kami ni Mike. Sabi ganun, sinainaan ako, binibigyan ako ng ano sa puso ko. Sabi ko, pag kaya kaming dalawa, ay commitment pa naman. Yung itutulong ko. Di ba every Monday, alam natin, ano po. Pero sabi ko, ay baka naman nag-holiday din, kasi holiday naman. Pero hindi nilob ng Panginoon. Bless tayo lahat. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak po sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Manalangin na po muna tayo. Saluhan natin ang hallelujah ng dugo ni Jesus, yung ating pong pinag-aralan na kahit na nga po mabilis na mabilis, pero ang Lord po ang magbibigay pa sa inyo ng ibang revelation para sa mga salita niya na ating pong nabulay-bulay. Hallelujah. Father God in heaven, tunay nga po o Diyos, maraming maraming po salamat. Hallelujah. Hallelujah. Sara sa kariyande. Purihin ka at pasalamatan dakilang amang Diyos na umatag po sa laba, sa puso't isipan ng iyong mga anak na muli mong pinalaala. Nang araw po ng Monday ay fellowship namin sa iyo at fellowship namin sa bawat isa sa amin at sa banal na presensya ng Holy Spirit, kasama po namin siya, Ama, sa pangalan ni Jesus. At tunay nga po, Panginoon, ang bawat isa na naririto, O God, nawa po, Panginoon, sa counting revelation, counting exhortation na yon, Lord, nawa po may natutunan po sila at mayroon po natanim sa kanilang matatabang puso. At tunay nga po, Panginoon, ikaw lamang po ang pinagbubuhatan ng lahat ng aming knowledge, nagbubuhatan ng aming wisdom, at pinagbubuhatan din po ng aming mga fresh revelation and anointing na kung saan po ipapakain din namin ito sa iba at hindi lang po kami, Panginoon. Hallelujah! Ang magsasalita, kundi yung ilahat po na naririto, O Diyos, ay may tungkulin din po na magpahayag sa ibang tao, sa ibang mga kapatiran, sa ibang mga kaibigan, kumari, ka-office mate man, Lord. Alam po, Panginoon, na meron silang commitment upang sila din po yung magpahayag na yung salita. At ang kailangan lamang po, mahalin namin ang aming Panginoong Jesus na buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa na susundin ang batas at susundin ang kanyang mga utos. Thank you, Father God. At ito po lahat ay nagaganap po ng iyong mga anak na naririto. Kaya po ang papuri at pasasalamat, Ama, ay sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus at lahat po ng naririto at pinagpala ng Panginoon ay magsabi po ng malakas na amen and amen. 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 God bless you, glory po. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God be the glory. Yun, no? Ang ganda ng katuan about commitment. Sabi nga, hindi naman sabi ni Mami kanina hindi daw pa para daw sa church yung kanyang katuroan, pero pwede din daw sa lahat kasi nga yung palang love the Lord your God and love your neighbor is a commitment na. Yun. And then sharing the word of God is also a commitment, no? Na pinaka ano natin, na which is lahat tayo ay nagagawa natin every day kasi nakakatuwa kasi pagka may nakatabi ka sa jeep, nandun yung biglang tuudyokan ka ng Lord na i-approach or meron kang nakita, i-approach, ipag-pray, mag-share ng word of God. Dun pa lang yung commitment na love thy neighbor at saka sharing the gospel of God ay ginagawa na natin. Okay, sige, takeaways po tayo. Pwede po bang maringgan si Ma'am Kesa, ang haba na ng hair? Oh, mano! Hello po! Okay po ba yung audio, ma'am? Yes. Apo. Hindi na po ako nag-ano. Apo. Magandang gabi po, Pastora Lolit, Mami. Pastora Ana. Kay Sir Mike and Ma'am Badud, si Lord, Ate Darlene, Denise, Ate Denise, tsaka kay Doc Kat, tsaka sa aking sweetheart, ayan, sa aking my loves. Miss na miss ko na, pero nasa kabilang kwarto lang. Opo, napakaganda po ng binahagi sa atin ng Mami Lolit, no? AKA Pastora Lolit. Ayan. Talagang ito po ay mensahe mula sa ating Panginoon, no? Purihin nga po natin ng Lord. Thank you po, no? Napakabuti po ng Panginoon. Very timely po itong
ibinahagi sa atin ni Mami Lolit about commitment. Kasi po kung minsan, kahit sabihin po natin na ang tingin po natin sa ating sarili, we are committed or we are matured enough to take all the responsibilities, lalo na pag sinabi po kasing responsable ka, dapat accountable ka eh. Hindi pwedeng mukha ka lang responsable, dapat nakikita sa actions mo. Hindi pwedeng hanggang salita ka lang. Kaya nga po, sabi ko, nung nakita ko po yung huling sinabi ni Mami Lolit na shinare niyang Bible verse na Ecclesiastes, yung Mangangaral 5:4-6. Sabi dito po, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatap, huwag mo din hahayaan na mangangako ka tapos babawiin mo. No, di po ba? So, ang tao po pala, di po ba kadalasan ang tao kapag wala sa Panginoon, basta mangangako yan. Maaano yan eh, mabuladas po ang tao eh. Maano, makukuha ka sa salita, ganyan. Paaasahin ka or pangangakuan ka ng ganito, ganito, ganyan. Pero, ang meron pala sa atin pong reminder ang Lord na di bali na nga daw po, mabuti pa nga daw po kung hindi ka na lang nangako. Kaysa naman nangako ka pero hindi mo tinupad. So bilang mga magulang, bilang mga may mga asawa na din po, ano, ako po bilang may bahay, dati po akala ko po eh yung parang sa pelikula lang yun, ano, yung parang yung mga pangako na naririnig po natin, ano, pagka yung ano ba tawag doon, yung vows, no, marriage vows, di po ba? Di po ba parang may exchange of vows ganyan. Nakita ko po na very ano lang po, kadalasan parang sa salita lang, surface. Kumbaga napakaganda po talaga kapag ka ang relationship natin sa Panginoon ay deeper, mas maganda po dahil mas malalim na yung pagkakilala natin sa Kanya. Kaya po, nagfo-fall into place, nagiging deeper din yung relationship natin sa ating asawa, sa ating mga magulang, sa ating mga anak. And ano na po siya, domino effect na. Kasi sa Lord pa lang po, maganda na po yung relationship po natin. Kaya napakaganda po ng reminder sa atin na yung commitment, pagtatalaga mo sa sarili mo, na yung tungkulin dapat gawin mo. Hindi siya pwedeng, sige, oo na lang ako nang matigil ka na, pero hindi mo naman pala tutuparin, hindi po ba? Napakasakit po nun, di po ba? Yung parang pinangakuan ka, pero parang nagka-amnesia na hindi na naalala na, oh, di ba pinangako mo sa akin? Tapos ano nangyari, di po ba? So, dapat po siguro ganun ang gawin natin, no? Ilagay po natin ang sarili natin sa lugar ng tao na pinangakuan natin. Kaya wag po tayong magbibitaw ng pangako kung hindi naman po natin kayang panindigan o tuparin, no? So, kasi ang Lord po, lahat po talaga ng pinangako po niya, tinutupad po niya, di po ba? Amen. Talagang, tsaka tinamaan nga po ako nung sinabi ni Mami Lolit kanina na yung sa Philippians, no, 4:6, na do not worry, ang Lord ang bahala. May plano siya para sa iyo, may purpose siya para sa bawat isa. Kasi po, maisingit ko lang po, last na po to. Ako po kasi ay may application sa opisina, no, nag-apply po ako, and akala ko po, ganun lang kadali kumuha ng mga requirement na ipapasa, no? Kasi online lang naman po, ipapasa mo yung requirements. Pero, de, ang bilis-bilis kong nakakuha ng mga requirements, sinend ko kagad. Dahil lahat po ng original, hawak ko po eh. Eligibility, sub-prof and professional, pati po yung pagpasa ko sa board exam, pati po yung mga transcript of records ko. E di sinend ko naman po lahat. Tapos po nag-email po sa akin yung in-applyan ko, sabi, we cannot process your application because you are lacking the certified true copy of this and that and ganyan. Kaya pala, ang kailangan nila, hindi original, kundi certified true copy. So, sabi ko nga, ayaw pa ba nila nun? Orig na nga to, ayaw pa nila. Kasi nga po, 201 file po natin, kumbaga, yung mga original, kailangan nasa atin yon, di po ba? Ang mga pinapasa lamang po, yung mga certified true copies. So, eto na po, no? Pila sa Laco, doon po ako graduate ng college. Since meron po akong isa pang
course, yung sa pagti-teacher po ay sa BSU, walang pila, napakabuti ng Lord. Kumbaga, yung pong tipong parang susuko na ako, naku, ano ba yan? Naka-down ng system ng lako. Tapos pag pinabalik pa ako kinabukasan pa, tapos pila pa, pagdating kong aga-aga ko na ang haba-haba pa ng pila. Pero napakabuti ng Lord. Yung akala ko, disadvantage ko yung saklay ko. Pero dahil nakita ako na nakasaklay, inuna po ako. No, pinaupo ako, binigyan ako ng guardian ng upuan. Sabi ko nga, praise God. Sabi ko, Lord, thank you. Tapos po, yung pong registrar, may common friend po kami noon. Ang sabi ko po doon sa registrar, nung the day before, na ma'am, kukuha, doc. Sabi ko, doc, kukuha po ako ng certified true copy. Sabi, ote, kaya sa pasensya ko na, naka-down system. Sige po, agahan ko na lang po tomorrow morning. Pagbalik ko po, pinaalam ko lang naman po sa kanya na nandun na po ako at nakapila. Alam niyo po bang nag-message? Nagulat po ako ang message niya. Huwag ka mag-alala, ate Kensa, ipapa-assist na kita. So, nung pinatawag na po ako, kinuha na po yung papers ko. Nung una po, may babayaran pa nga po dapat ako. Nagulat po ako, hindi na po ako pinagbayad. Sabi ko, hala na, libre pa ako. Sabi ko, dapat pala 10 kopya na hiningi ko. Hindi, joke lang. Kaya po, alam niyo po yun. Sabi ko, Lord, napakabuti po ninyo. Yung akala ko very negative na hindi ako makakakuha, pero pinapalitan niya ng positive. And then, come Monday na po yung last pasahan, no? Deadline na po yun. September 19 po yata yung last Monday, ano? Yung pong birthday po ba yun ni Ate Darlene na hindi po tayo nakapag Bible study po, para may celebration po yata kayo, no? Yan po. Yun po yung huling pasahan. Eh, alam niyo po ba, huling pasahan na, wala pa po akong certified true copy ng wala pa po akong certified true copy ng eligibility ko sa civil service. Tapos po, natapat pa po ang aking pong esposo ay susundo po siya sa father po niya sa airport. So, opo, eh, senior na po kasi si daddy. So, hindi naman po pwedeng si daddy yung ipasundo na lang niya kung kani-kanino. Kumbaga po, mas ano niya, na siya na yung susundo sa daddy niya. And ayaw naman po niya akong payagan na mag-commute. Kasi nga po, eh, mahihirapan daw po ako at paulan-ulan pa. So, ang ginawa po niya, thank you Lord sa provision, siya po ay nag-arkila ng sasakyan para maihatid po ako sa Civil Service Commission. So, pagdating ko po doon, negative po kaagad. Kasi ang sabi po kaagad nung tinawagan po nung guardia yung yung office na nagkailangan ko yung mga records. Ang sabi po kagad sa akin, ma'am, ba't naman lumuwas kagad kayo? Eh, hindi nyo pa naman pala appointment. Ganun po kagad ang salita sa akin. Ano po ba yung schedule ng appointment nyo? Sabi ko, sir, makikiusap lang po sana ako. Kasi March 1 pa po yung appointment ko, 2023. Eh, ngayon na po yung deadline ng pasahan po ng aking application. Baka naman huka ko, pwede po akong makiusap. Ako po ay lumuwas pa mula po ng Malolos, Bulacan, at umarkila po yung husband ko ng sasakyan para hindi po ako mahirapan. Gawa nga po na ako po yung PWD. Tapos, sabi po niya, oh, sige po ma'am, tatawagan ko po ulit kayo. Hindi po kasi sa akin nakasalalay yung desisyon. So, hinintay lang po yung mga hepe dahil may program po yata, dahil Monday, mayroon po silang flag ceremony. So, after ilang minutes po, pinaupo lang ako nung lady guard. Maya-maya po, sinasamahan na ako ng lady guard dahil mali po pala yung building na napuntahan ko. Sa kabilang building po pala yung kuhanan. Sabi ko po dun sa lady guard, naku ma'am, pasensya ka na. Iniwan mo yung post mo para lang po ihatid ako dito sa building na to. Kung pwede nga lang po na pagulungin na lang niya ako para mabilis ako makarating dun sa second building. Kasi po pababa po siya, kinakabahan po siya na baka ako'y magkandadapa. Hinawakan po niya ako, pinayungan. Tapos po, sabi niya sa akin, ma'am, akala po namin senador yung nakasakay dun sa van nyo. Kayo po pala yun. Kasi po yung nasakyan ko po na van,
parang ban po ni Kim Chu, yung mga senador daw po, ganun daw po ang mga ban. Eh, nagulat nga po ako, ako lang ang sakay, eh, ganun pala yung dadalhin. So, alam niyo po, yung sabi ko, napakabuti niyo po, Lord, na akala ko po, hindi na magiging successful yung pagluwas ko. Pero alam niyo po, nung makita po ako nung sir, nakausap po na ang sabi, sana po hindi mo na kayo lumuwas, ganyan-ganyan. Alam niyo po, pagkakita niya po sa akin, sabi niya kagad sa akin, ma'am, dala niyo po ba yung original? Pahingi po ng ID niyo, ganyan-ganyan. Tapos, nung mga ilang minutes lang po, tinawag na naman po ulit niya ako, ma'am, bayaran niyo na po ito sa cashier. So, meaning po, positive na kaagad. Sabi ko, bakit nga ba ako dapat mag-worry? Eh, ang Lord ang backer ko. Hindi ko kailangan ng kahit sinong backer kasi ang Lord po ang bahala. Kaya, praise God po, nakakuha po ako ng lahat ng kailangan kong requirements na ipasa ko po siya ng on time. Hinihintay ko na lang po yung reply ng opisina kung ako po ay matatanggap. Sabi ko nga po kay Darwin, kung ano man po ang maging kumbaga po yung kalooban ng Panginoon, tatanggapin ko po. Kung hindi po ako tatanggapin sa pinag-a-applyan ko, okay lang po, hindi ko naman po yun, kumbaga may dahilan po ang Panginoon. Kasi sa totoo lang po, yung ina-applyan po po na yon, the same po yon nung ina-applyan ko 2016 pa, 6 years ago po, ako po ay nag-apply sa parehong opisina. Kaya lang po, natapat po na hindi ko na naipasa yung mga requirements dahil yun po yung time na ooperahan po si Kuya Limuel na naalala niyo po yung na-share ko po sa inyo noon sa uno po na nagkadugo po siya sa baga. So, nagkaroon po siya ng pneumohemothorax. So, syempre po bilang magulang, bilang nanay, mahirap naman po na unahin ko pa po ba yung career ko kaysa sa nakasalalay po doon yung buhay ng anak ko. Kaya praise God po, baka sabi ko nga sa Lord, Lord, panambing naman, baka naman po this time pagbigyan nyo na po ako. Kaya thank you po. Salamat Mami Lolit. Napakaganda po ng parang dito po sa shinare nyo, parang akmang-akma po siya sa nangyari sa akin itong week na ito. Ayan po. Salamat po. God bless us all po. Yes. Alam ko may gagawin niya, kaya gumanyan muna ako. Okay, ang ganda din ng sharing ni Ate Kesa, no? Kasi iba yung ginawa ng Lord sa kanya, no? Talagang God will make a way where there seems to be no way, no? Yeah. Nandun talaga, basta nandun lang yung commitment and faithfulness natin sa Lord. Ay, nandiyan kami na si Engineer Peter. Biglang nawala. Okay. Babatiin ko pa naman sana. Okay. Babalik. Ngayon, sige po. At dito naman tayo gawin kay Dr. Kat. Hi, Dr. Kat. Kamusta? Kamusta ang biyahe? Nag-ano ako dun sa biyahe mo nung isang araw eh. Yeah. Saan po yun? Kakarka eh. Tapos, parang endless or something na parang Opo. Magandang gabi po sa atin lahat. Po, salamat po kay Mami Lolit at maganda ang kanyang mga sharing. Yung pong nakikita ko po sa commitment po sa church, kasi po, yung pong time din po kasi namin, last Sunday, hindi po yung nakaraan. Last Sunday, naka-attend po kami sa church sa Cubao. Yun po, yun yung salamat sa Diyos at naka-attend kami ng family ko, nakapag-praise and worship. Para, kumbaga yun po yung number one din na commitment, dapat po talaga makapag-attend. Tapos yung isa pong commitment pang nakikita ko, yung sa bilang asawa, kasi ang ano kasi ngayon yung dapat laging kasama yung asawa, tapos parang sinisilbihan siya kasi kumbaga ang nangyari kasi lagi po ako sa Manila ngayon kasi yung isang anak ko na high school wala po kasing bantay sa kanya, wala kaming katulong, kaya ang nangyari nag-rent kami sa Cubao. Tapos yung husband ko pumapasok sa Makati. Tapos yung sa umaga, medyo busy-busy po kasi umaga,
ihahatid namin siya sa school. Tapos, kumbaga yung gawaing bahay talaga yung work ko. Luto, laba, plancha. Tapos, opo. Tapos sa hapon, may oras ng pagsusundo sa school. Ang tagasundo naman yung tito niya. Sasama ako sa kanya, tapos susunduin namin na naman sa school. Medyo yung commitment na yun sa family, talagang tinitignan ko din talaga yung patience ko din kasi kailangan din talaga ng pasensya sa lalo dun sa panganay ko kasi yung mayroon nga siyang behavioral ano problem, mayroon siyang parang ADHD or mag-autism, kaya talagang almost every day talaga medyo nagkakaroon ng yung argument kasi talagang insist niya yung gusto niya kahit mali eh. Kaya yung nakikita ko po na kailangan talaga yung isipin si Lord na kasi alam ko naman na naging kahit saang sulok tayo, nakikita niya tayo. Kaya yung control po yung sa emotion na alam niya na yung ginagawa ko din lahat ng paraan kasi kumbaga tinanggap ko na ibinigay ni Lord sa amin yung anak namin na ganun, kailangan tanggapin at kailangang ano po turuan din po. Kasi pina-check up din po namin siya last week. Hindi na rin po siya binigyan ng yung ABA po, yung parang tungkol sa psychological, yung magtuturo po na ano teacher. Hindi na rin po niya ni-require ng doktor. Kaya lang, ano po, binigyan na lang po siya ng gamot na daily niyang iinumin para medyo kakalma. Ayun po. Yun yung sa obey His command, susundin yung utos ni Lord. Sundin lahat ng kanyang ano, yung sinasabi para gagawin niya rin lahat ng paraan para tayo tulungan. Yun din yung malaking test din sa aming mag-asawa kasi kumbaga ako kasi parang nahating katawan ko. Pag nandun ako sa Manila, mga Tuesday afternoon, uuwi na naman ako ng Bulacan para sunduin ko yung pangalawa kong anak kasi Monday, Tuesday ang kanyang face-to-face dito sa Baliwag. Kasi sasama ko siya sa Manila dahil Wednesday to Friday, pwede siyang online class. Kaya ganun po yung nagiging routine ko. Tapos Friday night, uuwi na naman kami. Tapos luluwas kami ng Monday ng madaling araw. Ayun po. Pero salamat sa Diyos kasi binibigyan pa rin kami ng physical na kalakasan. Pinagdarasal din namin emotionally yung sa aming ano yun nga dahil sa pag-aalaga sa aming panganay, talagang medyo mahirap din po yung sitwasyon kasi talagang yung patience po yung number one po talaga na ano sa aming mag-asawa kasi talagang yun nga po yun yung sa about sa behavior nila. Ayun. Pero yun po, napupunta rin po yun yung sa don't worry, sabi nga ni God, lahat po ay may purpose. At saka, nandyan siya palagi na naka-agapay sa atin. Ayun po. Salamat po. Yun, praise the Lord. No? Talagang napakahirap po nung challenge na yung kay Ma'am Dr. Akat kasi psych ano ako, so alam ko yung sinasabi ni Dr. Akat, no, mahirap pero nandun yung paggabay ng Lord, no, at paglilid sa kanya tungkol dun sa anak niya, pero nakakatuwa kasi commitment din yan eh, no, Dr. Akat, nandun yung commitment kasi dapat para maano mo siya, maintindihan mo siya, maging committed ka dun sa mga bagay na dapat para sa kanya. Ganun yun. Malaman lang niya yung care, yung love, yung touch. Malaking tulong na yun sa anak ni Ma'am Kat.
Oh, kasi natutuwa ako sa ano eh, naka-video talaga si Dokat, nakita ko nilay ko, sabi ko, ingat. Maandar yung kohonsya, sabi ko, wow, nag-aano si Dokat. Ano po yun, umuwi kasi kami noon dahil nagkataon yung sa trabaho niya po yun, sa umuwi siya ng San Ildefonso dahil mayroon siyang titignan na ano na farm lot kasi inutos ng boss niya. Kaya yun din yung time na sumabay na rin ako umuwi dahil siningit ko din po yung pagki-clinic kasi wala na akong way. Lagi na ako sa Manila, hindi na ako makapag-clinic. Pag ang clinic ko na lang Saturday, Sunday, pero minsan Saturday na lang, ganun po. Kaya ano na, hindi ko mas alam, na iba po yung routine eh. Opo. Ganun talaga, no? Para sa anak. Okay. Sige po. At isunod po natin yung ano, si Kuya Darwin, Pastor Darwin. Good evening po. Good evening po sa lahat. Una po sa lahat, purihin po natin ang Panginoon. Yun pong ano, napakaganda po nung ano nung turo po ni Reverend Lolit. Talagang commitment po ano, talagang bigla ko pong naalala yung ano nung nakakilala po kami sa Panginoon, kaming mag-asawa pati po ng mga anak ko. Kasi ako po hindi po ako ganun kagaling magsalita. Ano, mahihiyain po ako. Hindi po ako ganun mag ano sa harap ng mga tao. Pero nung mula nga po nung nakakilala kami sa Panginoon, talagang pinagpray ko po sa Panginoon na mabigyan ako ng ganong talento na makapagsalita at yung po bang makapag-share, na humingi po ako ng ano ng knowledge and wisdom para makapag-share po sa ibang tao. At yun nga po, talagang pinag-pray ko po yun na sinabi ko po sa Panginoon na gamitin niya po ako sa lahat ng bagay para makapagpahayag po ng salita ng Diyos. At yun nga po yung ginagawa naming mag-asawa ngayon. Sila kesa po ay sa music ministry, ganun. Saka yun nga po yung nabanggit nga po ni Mami Lolit na yung pong sa Matthew 28, yun nga po yung the Great Commission. Talagang tayo po ay sinabihan ng ating Panginoon na ano, sabi nga po rin na gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Talagang ibinilin po niya o binigyan niya po tayo ng instruction. Kaya nga po ng mga yung mga panahon po na medyo bago-bago pa lang kami, alam niyo po 'yon dahil isa po sa mga nakapag ano po sa isipan ko na tayo po ngayon ay nasa grace period pa. At mabuti na lang po yun nga po, parati ko pong sinasabi na mabuti na lang po umabot pa ako, umabot pa kaming pamilya sa grace period. Kaya po isa sa pamilya ko po kasi sa side ko, parang ako po yung huli na nakakilala sa Panginoon. Yung una ko po yung ate, father ko, yung isa ko pong ate, tapos ako. Si mami po kasi wala na, patay na eh. Ang naisip ko naman po na alam niyo po yun, para bang ang nakapagpaalala sa akin yung mga kasamahan ko sa trabaho. Puro po kami lalaki, mga 44 po kami na doon sa division namin. Sa pagkakaalala ko po, tatlo po kami na Christian. Out of 44, tatlo kami na nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po yun, na para bang sa kagustuhan ko na ma-sharean sila, nag-share kami ng Word of God, lalo na po yung ano, mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po medyo ano, alam niyo po parang pinagtatawanan nila kami. Parang alam niyo po, pero alam niyo po yun na maski nagtatawa sila, tinuloy namin.
inano namin, shinare pa rin namin yung good news of salvation. Saka yun nga po, patuloy nga po kami na gumagawa at yung commitment talaga, yung itinuro po ni Mami Lolit. Parang may nabasa nga kami minsan, may nabasa po ako sa Bible na parang sa Romans 1 verse 1, parang sa ano po yun eh, parang sa New King James Version na si Paul, kinonsidered niya po, sabi niya po ay siya po ay bond servant of Jesus Christ. Sa Tagalog po ay ikinonsidered niya na siya ay isang alipin ni Hesukristo. Kumbaga parang sa paggagawa ng mga tungkulin o gawain o commitment, ikinonsidered niya po na siya ay isang alipin ng Panginoong Hesukristo upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Kaya ako po eh patuloy na nagdadasal, na nananalangin, na humihingi sa Panginoon ng wisdom and understanding, knowledge para kami pong mag-asawa patuloy na makapag-share po ng ano. At yung ministry, the church, kami po. Salamat po. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Nakakatuwa. Kasi alam niyo po itong si Ma'am Kesal, siya kasekretary, natutuwa kami sa kanila mag-asawa. No? Kasi ganun na lang ka-committed sila in preaching the word of God. Kasi noong una yan, si Ma'am Kesal, nagtanong sa akin, Ma'am Badud, meron po ba kayong mga Bible na ano? Alam niyo po ba na sila pa yung nag-ano ng Bible para yung mga sinishare nila, nagbigay sa mga Bible, no? Tapos, nagulat ako nung nag-ano kasi gustong, yung ganun na lang sila ka-ano na magpatayo ng church, yung kabilang lupa na mabili, maayos, para doon magpatayo ng church. So, ganun yung commitment nila, no, in spreading the word of God. In touching many lives na makilala pa ang Lord, no? Nakakatuwa. Ganun yung commitment nila, no? Kakatuwa. Saludo. Ano? Saludo. Ay, nawala ulit siya. Ako naman! Tatawagin ko sa Engineer Peter. Nawala na naman! Hindi ko kasi pinapansin eh. Sabi ba ni Mike, tawagin siya. Tatawagin ko. Engineer, balik na! Huwag na tampo. Ay, hindi. Joke. Ay, Engineer, balik na. Huwag na tampo. Sige na, bebe. Yun. Ako naman, yung sa commitment naman po, no, sa amin po kasi mag-asawa sa music, no, yun nga na, ano po kanina, sa paglilingkod talaga sa Lord, nandun yung mga sakripisyo, no. Nandun yung sakripisyo na talagang kahit hanggang madaling araw, gising na, hanggang hapon, na talaga, ano, tapos rin nabukasan, papasok ko pa, mag-aasika ako sa papa sa bata. So, nandun yung sakripisyo na yung panahon, yung ano mo, yung oras mo, yung lakas mo, ibibigay mo yan lahat sa Lord eh. Kasi kasunod naman yan, yung talagang provision at saka blessing sa Lord. Alam niyo yung blessing yung kay Mike, sabi nga ganun, minsan hindi namin nakita, pinabayaan kami ni Lord. Kasi marami po nagsasabi, hindi po kayo pababayaan ni Lord kasi pareho kayong naglilingkod sa Kanya. Yun po yung mga text sa akin na nare-receive ko na nagpapalakas sa akin, no? Sabi nga, Ate D, kaya niya yan kasi hindi kayo papabayaan ni Lord, pareho kayong naglilingkod sa Kanya. Meron naman mag-chat-chat na, Ate D, kaya ni Kuya Mike yan. Malakas si Kuya Mike kay Lord kasi ibang maglingkod sa Lord si Kuya Mike. Ganon. Kaya sabi ko nga, walang lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Laging panalo.
Nandun yun. Engineer Peter, balik na. Tara na. Talaga. Okay. Nakaramdam na tatawagin mo. Eh. Nakaramdam yata. Gada ano ko. Nakaramdam na tatawagin ko. No? Hindi ko naman tatawagin para tanungin ka. Engineer, kakamustahin lang kita. Okay ka na. Kasi diba nung last time, kung pinapray natin siya na naka-quarantine siya, diba? Nakamustahin lang natin. No? Yun lang naman tatanungin. Hindi naman kita bibigyan ng ano, take away. Sige po. At medyo lumalalim na ang gabi. No? May mga prayer request po ba? Pwede po bang si Ma'am Kesa ang mahilingan para sa ating closing prayer, kung may mga prayer request po tayo. Doc Kat, pwede po bang kayo magturo sa susunod na Bible study natin? Sige po. Sige po. Yes. Sige po. Yan ang commitment, kahit maraming gagawin. Yun. Mami Ana, may prayer request po ba kayo? Amen. Amen. Yung continuous divine protection, preservation and guidance of the Spirit of the Living God sa buong sambahayan ko, sa mga apo ko, mga apat na anak ko, apat na manugang sa aming mag-asawa. Tsaka ma-release na yung issuance ng license to operate ng AMG Cares Foundation sa DSWD. Malulati ma-release na. At yung hinihingi kong pondo ng pasa galing sa Heavenly Bank account ng AMG Cares, i-release na ni Lord. Amen. Yes, the Heavenly Bank account ng AMG. Okay. Yes. Para yung mga pledges ko, maibigay ko na. Amen. Amen. Thank God. Si Dokat po. Patience. Okay, sa amin po, patuloy na, sige, si Dokat. Po. May prayer request pa po kayo bukod sa ano? Yung sa anak ko na lang po, na ano, sana magbago na yung kanyang behavior na maging normal na. Yun po. Mami Lolit. Hello. Basta kasi nilulit. Mami, ay, gumalaw. Na-mute kami. Mami, naka-mute ka. Mami, naka-mute ka. Hey. Yun na lang din. Divine protection sa buong pamilya. Pag-uwi, papunta ni Jemark sa Bulacan. Bulacan to Dubai. Dubai to Canada. Divine protection and financial assistance. Siguro kami, ako naman po patuloy na healing kay Mike kasi lagi niya inaanok sa akin namamanhid sabi ko nga inano naman ni Doc yan, walang problema kung namamanhid, baka nakakaramdam na nga. So yun, mawala na yung pakiramdam niyang namamanhid daw yung kamay niya at kapaan niya. Okay na yung flow nung dugo siguro, no, sa part na yun. Kaya siguro namamanhid. Yan kasi ko doktor ka ako dali. Pero yung ako yan. Nabubuhay naman. Yan, tapos provision po sa siguro yun, sa ano po namin, sa araw-araw, syempre. At patuloy na pag-iingat sa amin, lalo na sa tatlong anak ko na pumapasok na. Siyempre, nandiyan pa rin po yung COVID, di ba? Hindi naman, turket inalista yung pagsusuot ng face mask, ano pa rin. Pero nandun pa rin po yung talagang pagka umaga, nagpe-pray na ako na iprotektahan yung mga anak ko, no, sa pagpasok. Yun po. Si Kuya Darwin, na ang sweetheart ni Ma'am Kesa. Nung last, ano po kasi, last Sunday, merong nag-join po sa amin na ano, sa Sunday worship. Talagang napakalaking blessing po yung shinare ko po kasi yung kwento ni Sir Mike. At ano po yun, si Carmela Diaz na parang may stage 4 cancer. Kaya
bigla po siyang nag-join, ang message po, ang message ko po noon ay yung gyro sa Mark 5 gyro na ng anak namatay at saka doon sa dinudugong babae. Kumbaga parang tamang-tama po yung message para po doon sa babae, no? Doon sa nag-join. Yun nga po, parang inaano ko na lang po na ipag-pray po yung Carmela Diaz para kumbaga ma-touch yung mind and heart niya doon sa Word of God. Saka napakalaking blessing po nung shinare ko po yung istorya nung kay Sir Mike. Mami, yung ano, yung Carmela Diaz. Saka yung ano na rin, yung sa family natin. Tanggap na yan si Ma'am Kesa. Mag-i-email na, mag-i-start na siya. Amen po. Salamat po. Okay na po. Pray na po tayo, mga kapatid. Ayan po. Tayo po ngayon ay maging panatag sa kalooban ng Panginoon. I-feel po natin yung presensya ng ating Panginoon. O Lord God, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa oras po na ito at sa mga susunod na sandali po ng aming buhay. Hanggang sa kami po ay malagutan ng hininga, Panginoon, alam po namin na kayo po ay napaka-powerful, kayo po ay dakila, Panginoon, at wala po kaming ibang aasahan kundi kayo lamang po, Panginoon. At alam po namin, Lord God, na wala po kami magagawa upang masave ang mga sarili namin. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay hindi maaaring makakilos ng tama o makagawa ng tama kung kami po ay apart from you, O Lord. Kami po, Lord God, ay humihiling po sa inyo, Panginoon, na kami po ay inyong patawarin sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa aming pong mga pagkakataon, Panginoon, na inuuna po namin ang aming mga sariling kagustuhan, na hindi po kami nakikinig, Panginoon, sa inyong kalooban, O Lord God, na minsan po ay nagrurunong-runungan po kami, Panginoon, na ang akala po namin, Lord God, na yung naiisip po namin ay makakabuti sa amin, Panginoon, at kinakalimutan po namin na isangguni ang mga bagay na ito bago po kami magdesisyon, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataon po, Panginoon, na kami po ay pinanghihinaan ng kalooban. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nagiging marupok, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Sa mga pagkakataon na nagda-doubt po kami sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Tulutan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng iba yung pagtitiis, pagtsatsaga, Panginoon, na maghintay para sa inyong kagustuhan, Panginoon. Maghintay kami sa inyong kalooban. Huwag po namin ipilit ang mga bagay, Panginoon, na alam po namin na hindi po iyon ayon sa inyong timeline, O Lord God. Alam po namin na kayo po ang nakakaalam ng mga mangyayari sa amin. Kaya't wala po kaming dapat gawin kundi maghintay at tanggapin ang mga kalooban po ninyo, Panginoon. Kami po, Lord God, ngayon ay humihiling po ng divine protection, continuous divine protection and guidance ni na Pastora Lolit at ng aming pong si Reverend Lolit po and Pastora Anna, Panginoon. Pareho po silang humihiling ng divine protection sa inyo, Panginoon, at sa guidance po ng kanilang mga pamilya. Kami po ay very blessed, Panginoon, dahil ang dalawang pastora po na ito ay tinutulungan po kaming lumago sa aming pananampalataya. Marami po kaming natututunan, Panginoon, sa inyong salita, out of their experiences, dahil malaki na po at marami na po silang mga naranasan dahil matagal na po silang may relationship sa inyo, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay very blessed to hear your word, Panginoon, sa pamamagitan po ng dalawang pastora po na ito, Panginoon, na sinishare po ang kanilang buhay sa amin at ang kanilang experiences, Panginoon, nakasama kayo sa pang-araw-araw po na nangyayari sa kanilang buhay.
Most especially po yung release po ng license to operate ng AMG Cares, Lord God, sa DSWD. Ito po ay kahilingan ni Pastora Ana, Panginoon. Ibigay niyo po pati po ang Heavenly Bank account ng AMG Cares so that the pledges po ay maibigay po. Lahat po ng ito, Panginoon, ginagawa po ayon sa inyong kalooban, Lord God. Hindi po niya kayo pinangungunahan, Panginoon. Siya po ay naglalambing, Lord God, na kung maaari po, Lord God, ay ibigay niyo po sa kanya ang kanyang kahilingan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang protection and guidance sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Mula po sa kay Ma'am Pastora Ana, sa kanyang kabiyak, sa kanyang mga anak, mga manugong at mga apo, at ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Maging ang mga binabible study po ni Pastora Ana, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa patuloy po ninyong kalakasan na ibinibigay sa kanya upang ang Great Commission, Panginoon, ay maisakatuparan po niya. Katulad din po ng aming si Reverend Lolit, Panginoon. Thank you po, Lord God, sa matalas na pag-iisip, sa guidance po ninyo, sa knowledge and wisdom na ini-impart po ninyo kay Reverend Lolit, Panginoon. Sa promotion na ibinigay po ninyo sa kanya, Panginoon, na alam po namin na kahit walang ibang nakakakita, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng nagagawa po niya. Ang nilalaman ng kanyang puso at damdamin, Panginoon, kayo po ang nakakabasa nito, Panginoon. Salamat po sa ligtas na pag-uwi dito ng kanyang anak at manugang, Panginoon, na sila Jemart po, Panginoon, na kanyang wife. At hinihiling din po ni Mami Lolit ang pati po yung pagpunta po nila sa Canada. Kayo po ang maging protection nila, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa mag-asawang ito. Alam po namin, Panginoon, na may plano po kayong maganda para sa dalawang ito. At alam po namin na maging kahit saan nyo po sila dalhin, Panginoon, kayo po ang magbibigay ng katagumpayan sa mag-asawang ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon. Kahilingan din po ng Mami Lolit ay yung financial assistance, Panginoon. Alam po namin, Lord God, na kahit kailan hindi po ninyo pinabayaan si Mami Lolit. Kahit po financially, Panginoon, bumubuhos po palagi ang blessings, O Lord God, pati po sa kanyang church, Panginoon, yung kanya pong pinamumuno ang church, Panginoon, yung ginagawa po niya, Panginoon, na pag-spread ng good news of salvation. Thank you po, Lord God. Lalo't higit, siya po ay may very fit na katawan, Panginoon, para kayo po ay lalo pang mapaglingkuran, Panginoon. At ang inyo pong mga anak ay kanyang ma-reach out, Panginoon, at mabahaginan ng Word of God. Kami po, Lord God, ay humihiling din po kasama ni Ma'am Baduds sa para po sa kagalingan pa po patuloy na healing, Panginoon. Your healing hands, Panginoon, ay ibigay niyo po kay Sir Mike, sa mga pamamanhid po ng kanyang mga kamay at paa, Panginoon. Alam po namin, Lord God, kayo po ang nagpagaling kay Sir Mike. Ibibigay niyo po ang complete healing, Panginoon. Lahat po ng mga nararamdaman na hindi mainam sa katawan ni Sir Mike, alam po namin, Lord God, na kayo po ang magtatanggal ng lahat ng ito. Ang mga gawa po ng kalaban ay tatanggalin ninyo, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. At ang provision, Panginoon, para sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan, Panginoon, kahit kailan po, hindi po kayo nagkulang, O Lord God. Ang lahat po ng mga hindi pa po nila hinihiling, Lord, binibigay niyo na po. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat, lalo na po sa pag-iingat po ninyo sa kanilang magaganda at mabubuting mga anak, Lord God, si Ate Darlene, si Denise, at si Manny, Panginoon, at ang tatlong bata po na ito, very promising po ang kanilang future, Panginoon. Kami po ay humihiling sa inyo, Panginoon, na ingatan po ninyo sila, gabayan po ninyo sila, Panginoon, dahil face to face na po sila, Panginoon, nakapumapasok na sila sa schools nila, Panginoon. Alam po namin kayo ang magiging protection ng mga batang ito, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa karamdaman at lagi po ninyo silang gabayan, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa aming pong si Doc Kat, na may marami pong mga changes na nangyayari sa buhay niya ngayon. Dagdagan niyo po, Panginoon, at
lalo pa pong yumabong ang kanyang pananampalataya dahil alam po namin na dahil sa mga pagsubok na ito, lalo pong lumalawak at lumalaki ang pananampalataya ni Dokat sa inyo, Lord God. Kahilingan po niya, Lord God, sa lahat po ng mga kahilingan niya, po yung pinagusto po niya, Panginoon, na maayos po ang behavior, Panginoon, ng anak ni Doc Kat. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kapanatagan upang makalma po ang kanyang sarili, upang maging maayos po siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pong behavior towards sa magulang, sa kapatid, at sa mga taong nakapaligid po sa kanya. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang sitwasyon na ito upang papurihan pa po kayo lalo ng pamilya ni Doc Kat, Panginoon. Ito po ay magpapatunay, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. At alam po namin, Lord God, na kahit nahihirapan po si Doc Kat sa kanyang sitwasyon, na kinukulang na po siya sa oras sa pag-i-clinic, alam po namin may purpose po kayo kung bakit ngayon po ay naka-focus po si Doc Kat ngayon sa kanyang pamilya, Panginoon. Ito po ay pagpapatunay lamang na talaga pong yung regalo ninyo sa amin, Panginoon, bilang mga nanay, na talaga pong yung commitment, Panginoon, na ang tungkulin namin bilang mga ina ng tahanan ay ang gabayan ng aming pamilya, lalo na pong aming mga anak at paglingkuran ng aming pamilya, O Lord God. Salamat po sa provision nyo kay Doc Kat at sa kanyang buong pamilya, protection and guidance, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa akin pong sa amin pong si Sir Peter, bagamat siya po ay nawala sa aming Zoom meeting, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, kayo po ang patuloy na nagpagaling sa kay Sir Peter, na siya po ay naka-quarantine, at kayo po yung patuloy na gumagabay at patuloy po na nagbe-bless sa kanilang pamilya at sa kanyang father po na may sakit, O Lord God. Patuloy po ninyo silang gabayan, proteksyonan, Panginoon, dahil alam po namin, wala pong exempted sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat po sa mga pagsubok, O Lord God, dahil dito po namin napapatunayan kung gaano po ninyo talaga kami kamahal, Panginoon, at dito po namin nasusukat kung kami po talaga ay mayroong pananampalataya sa inyo, O Lord God. Ganun din po kay Ma'am Daisy, na bagamat wala po siya ngayon, kami po'y humihiling sa kanya pong very earnest po na kahilingan yung results po ng kanyang mammogram, O Lord God. Alam po namin, kahit hindi po niya sabihin, na ito po yung mga bagay na nakakapag-worry po sa kanya, Panginoon. Ngunit sabi niyo nga po, Panginoon, don't be anxious about anything, but with prayer and thanksgiving daw po, ay alam po namin, Panginoon, sasagutin niyo po ang mga bawat kahilingan po namin, yung the desires of our hearts, Panginoon, ay ibibigay po ninyo. Ganun din po ang kahilingan po ng aking asawa po na si Darwin, Panginoon. Maraming salamat po, very selfless po ang kanyang kahilingan, Panginoon, na yung naka-attend po sa aming Sunday worship na si Ma'am Carmela Diaz, na ngayon po ay nag-undergo ng chemotherapy. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magparamdam sa kanya, na sa kabila po ng kanyang karamdaman ay hindi po ninyo nilisan ang kanyang tabi. Kumbaga, nandun po kayo palagi, Panginoon. Iparamdam nyo po kay Ma'am Carmela Diaz na kayo po ay kumikilos sa buhay niya. Nagagamitin niyo po yung buhay niya, Panginoon, upang maging testimony, Panginoon, living testimony that God is with us and that God is our healer and that nothing is impossible with you, O Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa aming buong pamilya. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa ministry, Panginoon, kung saan po kami ay magiging productive, Panginoon, upang lalo pa po namin masharean yung aming pong mga kasama sa Sunday worship at yung mga Bible study groups po namin, Panginoon, na sila po ay palakasin pa po lalo ninyo ang kanilang pananampalataya, O Lord God. Kami po, Panginoon, ay
Sobrang blessed po dahil kami po ay binibigyan niyo ng oras, Panginoon. Meron po kaming internet, Panginoon, upang ma-reach out yung mga tao na kahit hindi po face-to-face ang aming Bible study, Panginoon, ay nagagawa po namin ito weekly. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, sa wisdom, sa knowledge, Panginoon, at lalo't higit, Panginoon, sa provision po ninyo, Panginoon, upang ma-provide po ang lahat ng pangangailangan namin na hindi na po namin kailangan pang humingi ng na parang makulit na kami, Lord God, sa pangungulit sa inyo, sa mga pangangailangan namin, dahil hindi pa man din po namin nasasabi, Panginoon, ay binibigay na po ninyo. At kiniklaim po namin lahat, Lord God, na ang lahat po ng aming mga kahilingan ngayon ay ibibigay niyo po, Panginoon. We claim this in Jesus' mighty name. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 God bless us all po. Okay, teacher po. Group teacher po. Okay. Isa lang. Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa, dad. Ito rin. Smile po. 1, 2, 3, smile. Okay. Sayang. Sayang wala si Sir Peter, no? Oo nga eh. Naya na ata eh. Kasi parang late siya siguro. Kaya... Nag-drive po yung ata. Mamay po. God bless po sa lahat. Salamat po. God bless po. Ingat po. God bless po. Hallelujah. Hallelujah. Ingat po. Ingat. Good night. God bless us all.